aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pangin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kaniyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama,
sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, sila'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin, ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin Hesu Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sa araw pong ito, ipinapakita po sa atin yung mga kaibigan po ni Jesus. At gusto kong magbigay ng dalawang karakter sa ating ebanghelyo na pwede rin nating tingnan saan ba tayo sa ating pakikipagkaibigan kay Jesus. Ang una po nating tingnan ay si Judas.
Yan. Tingnan po yung mga katabi. Yan. Hindi naman. Si Judas po, sa kanyang pakikipagkaibigan kay Jesus, nakita po natin, napakinggan natin sa Ebanghelyo, noong si Maria ay naglagay ng mamahaling pabango sa paana ni Jesus, ang sabi ni Judas, bakit hindi na lang ipinagbili yung pabango? Kung ipagbibili iyon, magkakaroon tayo ng pera na pwedeng ipangtulong sa may hirap. Pero sinabi rin sa Ebanghelyo, hindi niya sinabi iyon dahil sa kanyang pagmamalasakit sa may hirap. Ano si Judas? Siya ang kanilang tagapagtago ng salapi at sinabi sa Ebanghelyo, siya ay nangungupit, siya ay isang magnanakaw. Kung titingnan po natin, si Judas sa kanyang pakikipagkaibigan kay Jesus, ang kanyang motibasyon ay yung kanyang makukuhang material habang siya ay kasama ni Jesus. Wala na yung focus niya kay Jesus. Sa kanyang pakikisama kay Jesus, ang kanyang focus napunta na sa mga material na bagay na wala na kay Jesus. Tingnan po natin yung ating mga sarili. Sa mga pagpapalang ibinibigay ng ating Panginoon, sa mga yaman, sa mga material na bagay na ibinibigay sa atin, ng ating pakikisama sa ating Panginoon, baka rin nawawala na yung ating focus sa pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Yun po kasi yung danger kung minsan, nakasalalay na lamang sa mga material na bagay yung ating pakikisama kay Jesus. Kapag hindi na tayo binibigyan ng mga biyaya ng mga material na bagay na hinihingi natin, dahil hindi na tayo nakafocus kay Jesus, baka eventually tayo rin ay lumayo at tumiwalag kay Jesus. Ayun po si Judas sa kanyang pakikisama kay Jesus. Siya, ang kanyang motibasyon ay yung kanyang makukuha at hindi na talaga yung kanyang ugnayan sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, malungkot si Judas nung ginamit yung pabangong mamahalin para sa paanan ni Jesus dahil nabawasan yung pwede niyang makuha. Tingnan po natin yung ating mga sarili. Katulad na ba tayo ni Judas sa ating pakikisama kay Jesus? Sabi po ng aming profesor, kung nung minsan na kami ay nasa klase, ang problema daw sa mundo ngayon, yung mga kagamitan na dapat ginagamit lamang ay lubos na nating minamahal. At yung mga tao na dapat minamahal ay lubos na ginagamit na lamang natin. Tandaan daw po natin, yung mga gamit, gamitin lang po natin para ipakita yung ating pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Yung mga tao po, mahalin po natin. Huwag natin lang silang gamitin para sa pansarili nating mga interes. At ayun po yung pinakita ng ating Panginoon at ni Maria sa kanyang pagbibigay ng pabango para kay Jesus. Ngayon po, puntahan po natin si Maria. Ano po yung ipinapakita ng pagkakaibigan ni Maria kay Jesus? Di ba ho, kapag yung tao ay mahalaga sa atin, marami tayong ibibigay na panahon, marami tayong ibibigay na mga bagay, at kung minsan kung titingnan ng ibang mga tao, parang sayang na yung ibinibigay natin para sa ibang mga taong minamahal natin. Hindi kasi nila naiintindihan na lubos tayong nagmamahal, kaya lubos tayong nagbibigay. Ganun po si Maria sa ating Ebanghelyo. Lubos siyang nagmamahal, kaya lubos siyang nagbibigay kay Jesus. At hindi na ito naiintindihan ng iba. Ang kanyang motibasyon sa kanyang pagbibigay, yung kanyang lubos na pagmamahal sa ating Panginoon. Minsan po, may nagkwento sa aming pari, kapag summer po kasi usually, ay kami ay pinapadala sa mga probinsya at kami ay nakikipamuhay sa mga tao doon. At nang matapos yung isang buwan na siya ay galing sa probinsya, pagka-uwi po ng paring ito, dating seminarista pa siya,
ay nakita ng kanilang yaya na yung kanyang sinelas ay putput na. Putput na yung sinelas dahil sa maraming paglalakad na ginawa sa probinsya. Kaya kinabukasan ang ginawa ng yaya, bumili ng mamahaling tsinelas, ibinigay doon sa kanyang minamahal na seminarista. At sabi ng seminarista pagkaabot sa kanya, "Yaya, mahal ito. Isoli mo na lang, ipapalitan mo ng mas mura. Huwag ito, dahil mahal ito." Dahil alam din ng seminaristang iyon na yung tsinelas, mahal, yung kinikita ng kanyang yaya ay hindi naman din ganun kataasan. Sabi nung yaya sa kanya, "Hindi, para sa iyo yan. At ito yung tandaan mo. Kapag para sa minamahal, walang mahal-mahal. Walang mahal-mahal kapag para sa minamahal." Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung pinapaalala sa atin ng pakikipagkaibigan ni Maria sa ating Panginoon. Walang mahal-mahal dahil lubos niyang minamahal yung ating Panginoon. Nawa matuto tayong magbigay din ng lubos ng ating panahon, ng lubos ng ating pagmamahal, ng lubos ng ating paglilingkod sa ating Panginoon na lubos ding nagmamahal sa atin, na lahat-lahat din ay ibinigay sa ating lahat dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya ang imbitasyon po sa atin, patuloy na tingnan yung ating sarili. Tingnan natin kung ang pakikisama natin sa Panginoon ay katulad kay Judas, nakafocus sa makukuha. O yung ating pakikipagkaibigan kay Jesus, katulad kay Maria, nakafocus sa kung ano pa yung maibibigay dahil mahalaga yung pagbibigyan. At ang imbitasyon, patuloy pong imbitasyon sa atin, huwag po nating tipirin yung ating Panginoon na hindi nagtipid ng kanyang pagmamahal para mailigtas tayong lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, "Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami." Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtatiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginawain ng kanyang kabutihang loob at lakas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sakit na ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang nata mo sa pangalan.
tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaaganan namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo.
Espiritu Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay at pamalagiin mo sa aming pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ito pong linggo na ito, ang mga mahal na araw, ang tanging paanyaya po sa atin ay mas kilalanin yung ating Panginoon na lubos na nagmamahal sa atin. Samahan at kilalanin natin ang Panginoon na lubos na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa dakilang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin at nawa sa ating pakikiisa sa kanya, matutunan nawa nating maging katulad niya, lubos na nagbibigay dahil lubos na nagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasabi.
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.